Ikasyam na kabanata. Ang salot sa mga hayop. Dahil dito, sinabi ni Yahweh kay Moises, "Pumunta ka sa Faraon at sabihin mong ipinasasabi ni Yahweh ng Diyos ng mga Hebreo na payagan na niyang umalis ang mga Israelita upang sumamba sa akin. Kapag pinigil pa niya kayo, padadaanan ko nang nakakikilabot na salot ang kanyang mga hayop, ang mga kabayo, asno, kamelyo, baka, tupa, at kambing. Mamamatay ang lahat ng mga hayop ng mga Ehipsyo, ngunit isang hayop ng mga Israelita ay walang mamamatay. Naitakda ko na ang oras, bukas mangyayari ito." Kinabukasan, ginawangan ni Yahweh ang kanyang sinabi at namatay ang lahat ng hayop ng mga Ehipsyo. Ngunit isa may walang namatay sa hayop ng mga Israelita. At nang patingnan ng paraon, walang ang namatay sa hayop ng mga Israelita. Ngunit nagmatigas pa rin siya. Ang salot ng bukol. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, "Dumakot kayo ng abo sa pugon, at ito'y pataas na ihahagis ni Moises na nakikita ng Faraon. Mapupuno ng alikabok ang buong Ehipto at ang lahat ng tao at hayop sa lupain ay matatadtad ng mga bukol na nagnanaknak." Kumuha nga sila ng abo sa pugon at pumunta sa Faraon. Pagdating doon, pataas na inihagis ni Moises ang abo at natadtad nga ng mga bukol na nagnanaknak ang mga tao at mga hayop sa buong Ehipto. Ang mga salamangkero'y hindi na nakaharap kay Moises sapagkat sila may tadtad din ng mga bukol na nagnanaknak. Samantala, ang paraon ay pinagmatigas pa rin ni Yahweh. Hindi niya pinansin ang mga Israelita tulad ng sinabi ni Yahweh kay Moises. Ang malakas na ulan ng yelo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Bukas ng umagang umaga, pumunta ka sa Faraon. Sabihin mong inuutos ko na payagan na niya na sumamba sa akin ang mga Israelita. Kapag hindi pa siya pumayag, manganganib na ang buhay niya, ng kanyang mga tauhan at nasasakupan sa tindi ng parusang ipadadala ko sa kanila, upang malaman nilang ako'y walang katulad sa buong daigdig. Kung siya at ang buong bayan ay pinadalhan ko agad ng salot na sakit, sana'y patay na silang lahat. Ngunit hindi ko ginawa iyon upang ipakita sa kanya ang aking kapangyarihan at sa gayoy kilanlin ako ng buong daigdig. Ngunit hanggang ngayon hinahadlangan pa niya ang aking bayan. Ayaw pa rin niyang payagang umalis. Kaya, bukas sa ganitong oras, pauulanan ko sila ng yelo na walang kasilakas sa buong kasaysayan ng Ehipto. Pasilungin mo ang lahat ng tao at isilong ang lahat ng hayop, sapagkat lahat ng bagsakan nito ay mamamatay." Ang ibang tauhan ng Faraon ay natakot sa ipinasabi ni Yahweh, kaya ipinasilong nila ang kanilang mga alipin at mga hayop. Ngunit ipinagwalang bahala ito ng iba at hinayaan nila sa labas ang kanilang mga alipin at mga hayop. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Iunat mong pataas ang iyong kamay at uulan ng yelo sa buong Ehipto. At babagsak ito sa mga tao at mga hayop na nasa labas, pati sa mga halaman." Itinaas nga ni Moises ang kanyang tungkod. Gumuhit ang kidlat, dumagundong ang kulog, at umulan ng yelo sa buong Ehipto. Malakas na malakas ang bagyo ng yelo at salasalabat ang kidlat. Ito ang pinakamalakas na ulan ng yelo sa kasaysayan ng Ehipto. Bumagsak ito sa buong Ehipto at namatay ang lahat ng hindi nakasilong, maging tao, maging hayop.
Nasalanta ang lahat ng mabagsakan, pati mga halaman at mga punong kahoy. Ngunit ang Gosen na tinitirhan ng mga Israelita ay hindi inabot ng ulang ito. Kaya, ipinatawag ng Faraon sina Moises at Aaron. Sinabi niya, "Ngayon ko natanto na nagkasala ako kay Yahweh. Siya ang matuwid at kami ng aking mga kababayan ang mali. Idalangin ninyo kami sa kanya sapagkat hirap na kami sa ulan ng yelo at sa malakas na kulog. Ipinangangako kong kayo papayagan ko ng umalis sa lalong madaling panahon." Sinabi ni Moises, "Pagkalabas ko ng lunsod, dadalangin ako kay Yahweh. Mawawala ang mga kulog at titigil ang ulan ng yelo. Sa gayoy malalaman ninyo na si Yahweh ang siyang may-ari ng daigdig. Bagamat alam kong kayo at ang inyong mga tauhan ay hindi pa natatakot sa kanya. Ang mga tanim na lino at ang mga sibada ay sirang-sira, sapagkat may uhay na ang sibada at namumulaklak na ang lino. Hindi na ano ang trigo at ang espelta, sapagkat huling tumubo ang mga ito." Umalis si Moises at lumabas ng lunsod. Nanalangin siya kay Yahweh at tumigil ang kulog at ang ulan ng yelo. Nang makita ng Faraon na tila na ang ulan at wala ng kulog, nagmatigas na naman siya. Dahil dito, muli siyang nagkasala pati na ang kanyang mga tauhan. Lalo siyang nagmatigas sa pagpigil sa mga Israelita, tulad ng sinabi ni Yahweh kay Moises.